Welcome to Rants TV, Travel and Events. Ano, habang nanonood tayo ng inumpisahan ko yan, baga pa sa bahay, ano? Kaya medyo na-late nga ako nang dating dito. Bahagi na ng presentasyon ni General Torre, no? Upang ipaliwanan niya, no? Or ipagtanggol niya yung panig ng kapulisan, ano? Laban, di umano sa mga akusasyon ng KOJC, no? Ano yan eh? General yan eh, no? Hindi naman Master Sergeant yung nagpapaliwanag, ano? Hindi isang simple police. General yan. Kaya ako binibigyan din yung pagiging general nun. Nakakatakot, nakakalungkot, nakakarimarin. Kasi, yung mga nakakapanood, tayo, no? Yung mga nakakapanood sa kanya, ang pinakikita niya yung larawan ng Philippine National Police. Ano ba ang role? Ano ba ang papel? Ano ba ang tawag sa Philippine National Police? Law enforcers. Tagapagpatupad ng batas. Nakakalungkot kasi hindi naman. Hindi natin gusto na ganyan ang mangyari sa ating society, sa lipunan. Sapagkat kung ang mangingibabaw, hindi talaga. Kasi sa isang simpleng warrant of arrest, tayo naman ay hindi tayo mga abogado. Ilang beses na natin narinig na ipinaliliwanag ng abogado yan. Ang pagsisilpi ng warrant of arrest, dapat maghapon lang yan. Nandun yung mga detalye na kinakailangan kung bato ka, magpakilala ka, etc., etc. Pero hindi naman ganyan ang napanood natin. Ang kanilang ginawa, noong June 10, kung hindi ako nagkakamali straight, ano? Kitang-kita natin live, ano? Na-video ko siya, eh. At yun ang hindi pinapakita ni General Torre sa presentation ng polis. Pinakita dyan kung paano nila pinwersa, gumamit pa sila ng mga hagdan, di ba? Para silang lulusog sa isang kampo ng mga terorista. Samantala yun, si Pastor Apon Tibuloy ay ang nakatulong ng PNP sa pagpapatupad ng batas. Sekundos lang. Kung sino man ang sa paligid na driver o may-ari ng sasakyan na may plaka NAP1248 na yun po ay may kailangan lumabas na kaharap po. NAP1248. Habulin niyo na po at baka maabutan pa ni Torre at hilain niya papuntang Davao. NAP1248, may kailangan po lumabas na sasakyan. Salamat ka. Uwaligin mo po, ano? Kailangan kasi pati huwag mawawala ito sa kaisipan, sa damdamin natin ninyo. Alam niyo, ako kanina nag-isip, napagtanto-tanto ko na kung kaya si General Torre ay kumuha ng pulis sa iba't ibang lugar at kung bakit inalis muna. Kasi prior to the KOJC attack, bago nilusog ang KOJC, nilinis muna nila yung Davao ng mga pulis ng taga Davao. Ako, ganyan ang ginawa. Sa loob ng ilang araw ay kung ilang beses nagpalit ng director ng Davao City, ng police director, ng PNP director ng Davao City. Hindi sila magkandaduto.
hindi sila magkandatuto. Pati yung mga kwan, pati yung mga security na nakatalaga kay BP Sara, na halos lahat yun ay naglilingkod na sa mga Duterte, no? Lahat yun mga taga-Davao. Kasi taga-Davao yung sinisecure mo. So, kahit nung unang maging bahalan na Vice Mayor, Vice Mayor, si BP Sara, yung mga pulis na yun, ay sa kanya na, minanapan niya sa tatay niya, nakatalaga na sa kanya. Pero narecall lahat yun. Kinuha yun ng BNP ni Hani Hawala. At nag-aalok pa siya na magpapadala raw ng 35 something at isa sa puli raw. Hindi na sabi ni BNP Sara, hindi ko kailangan yan. At ang tinanggap na naman ay yung security na nag-inassign ng Armed Forces of the Philippines, karamihan ay mga taga-Pilipino at demarangin. Kinakailangan sa riwain natin ito para malaman natin ang background ng lahat ng patakarap. Ulitin ko, ako umagpo doon, pinanonood ko, curious ako, nakakalungkot, nakakatakot, hindi lang nakakatakot, nakakalungkot kasi kung magtatagumpay sila, ayan, ayan, ha? Magtatagumpay lamang sila kung hahayaan natin yan. Yung PNP, yung ipinakikita na inuusahan siya ni General Torres sa kanyang presentation na pinanonood namin, hindi makatiis talaga si Dr. Roy na talagang kinukumpulunta niya, no? Galit na galit, ano? Nakakasuklam talaga kasi hindi pa pwedeng gano'n ang lipunan natin. Hindi pa pwedeng ganyan ang PNP. Hindi pwede. Kasi kawawa tayo. Kung gano'n ang PNP, kawawa tayo. Kawawa kayo. Hindi safe yung mga anak natin. Kung gano'n ang PNP, yung mga kababaihan, pwedeng gahasain anytime. Walang biro. Yun kasi yung uri ng PNP na hindi kumikilala sa batas. Hindi siya. Kahit yung kautusan ng korte, nagpalabas ng TPO, kautusan ng batas yan. Kautusan ng korte yan, yung original trial court ng Davao. Simple lang. Inuutusan niya ang PNP Region 11 na evacuate. Kung hindi nyo makikin, Taiwanan rin nyo. Balis kayo. Alisin nyo yung mga barikada nyo, and so on and so forth. Kailan lumabas yung kautusan na yun? Yung kautusan na yun ay lumabas, mahigit isang linggo na ang nakataraan. Hindi niya sinunod. Saka nakakita ng polis na inuutusan ka na ng korte na sumunod, hindi mo susundin. At ganun pa makaasta, napanood natin. Paano natin ipagkakatiwala ganyang kinabukasan ng ating pamilya? Yung kinabukasan ng ating mga anak. Pag umalis yung anak mong babae, pag lumabas ng bahay, at ganyan, ang uri ng PNP na magpapatupad ang batas, nakakatakot. At ulitin ko, yung ganyang klase ng pulis ang pwedeng manggahasa ng ating mga kababaihan. At walang justice. Walang justice. Pagkat kahit ang korte, hindi kinikilala. Order na nga ng korte. Kaya ako'y nabubuhayan lang ako ng pag-asa. Sapagkat yung mga, hindi pa tapusan, pero yung mga initial na opinion, assessment ni Senator Bato doon sa nangyayari at pahayag doon sa presentation ni General Torres. Sinasabi niya na nagkaliwanag
kung ano yung tama at kung ano yung mali. At yung tama ay tumutukoy doon sa tamang pagtatanggol sa karapatan ng mga tao. Dati siyang GPNP. Alam niya na ngayon ay senador na siya. Ano ba trabaho ng senador? Ang senador ay gumagawa ng batas. Ang PNP, ang NBI, sila ang mga law enforcement agencies. At makikita mo, napanood natin dito kanina, kung ano ang inasta ni General Torre. Ulitin ko, nakakatakot at nakakalungkot. Nakakalungkot kasi hindi kasi pwedeng ganyan ng pulis. Hindi pwede, di ba? Hindi pwede. Hindi pwedeng ganun ng pulis. Kasi hindi niya ipapatupad ang batas. Ha? Papayagan niyang gahasain ang mga kababaihan. Hindi niya kukontrolin ang pagdami ng mga illegal drugs. Yan ang tipo ng pulis na hindi magtatanggol sa karapatan ng tao. Bago ako magtapos, ito gusto kong iwanan sa kaisipan ninyo. Kung ano man ang ipinatong na kaso kay Pastor Kibuloy, ayaw kong magbigay ng opinion doon. Nasa korte na yun. Pero ang hindi ko makakalimutan at gusto kong sariwain sa isip ninyo, yun din ang malaking problema ni General Torre. Sapagkat yung mga information na nakukuha natin, yung mga binabalik sa kanila, ay galing din sa mga kapulisan. Galing din sa mga pulis, sa mga pangaraniwang pulis. Bakit? Sapagkat alam nila na yung tao at yung KOJC na pinagmamalapitan nila, kung hindi kay Pastor Kibuloy at kung hindi dahil dito sa mga taga KOJC na to, ang Mindanao, ang Kamindanawan ay patuloy pa rin nilalapastangan, ginugulo ng mga teroristang CPP-NPA. Yan po ang malaking problema sa kaisipan at tandami ng mga karaniwang pulis. Eh, iniisip ko, si General Torre, marahil ay hindi ito nadistina sa mga lugar na may gera. Hindi ito nakatikim ng madistina sa Mindanao.